Nagigisa ako sa lahat ng kasama natin ngayong araw sa Misa ng Taong Bayan para kay Pinoy. Kasabay nito, inaalala din natin ang anibersaryo ng pagpanaw ni dating Pangulong Cory Aquino. Napakaswerte natin bilang sambayanan na magkaroon ng dalawang Pilipinong buong pusong ibinigay ang sarili sa kanilang pamumuno. Ngayong araw, ginugunita natin ang mga buhay nila at kinikilala ang lahat ng kanilang ginawa para sa atin. Una ko nakilala si Pinoy dahil kay Jessie. Sa mga kwento ng asawa ko noong nabubuhay pa siya, parang nakilala ko na rin ang kaibigan niya. Simple, desente, masipag, makatwiran. Dahil din sa pagkawala ni Jessie, lumalim ang pagkakilala ko kay Pinoy. Naramdaman namin ang suporta at pagkalinga niya sa amin, lalo na sa mga anak ko. Siya mismo ang namuno ng search and rescue para sa nawawalang eroplano at siya mismo ang personal na nagbibigay sa amin ng updates tungkol sa operasyon. Siya mismo ang nag-uwi kay Jessie sa Naga matapos makita ang katawan niya. Hanggang sa noong nagpumilit ako makita si Jessie sa huling pagkakataon, andun siya. Kasama ko sa loob ng embalming room, nasa likod ko nung hinawakan ko ang asawa ko sa huling pagkakataon. Tahimik akong binigyan ng espasyo magluksa. Yung quiet, dignified presence niya, napakahalaga. Hindi siya nawala sa tabi namin mag-iina kahit noong dinala ang mga labi ni Jessie sa Malacanang hanggang sa iuwi at ilibing ito sa Naga. Lagi kong ipagpapasalamat ang suportang ibinigay niya sa amin noong panahon na yon. Noong nasa Kongreso na ako, personal ko rin nasaksihan kung paano siya bilang Pangulo. Totoo yung mga kwento ng staff niya. Kapag may meeting na kasama siya, kailangan lagi kang handa dahil mabusisi siya magtanong. Mahirap makipagdebate sa kanya dahil memorize niya hanggang sa last digit ang mahalagang numero at detalye. Pero dahil rin dito, naging madali ang trabaho. Mapa-agrarian reform man, Bagsamoro Basic Law o West Philippine Sea ang usapan. Kampante kami dahil alam naming seryoso siya sa trabaho at matibay nakahanay sa paniniwala. Bumalik lahat ng ito nang nawala si President Noy nung nakaraang buwan. At hindi ako nag-iisa sa malalim na pag-alala. Kung paanong pagkain ang love language niya, alam namin ito ni Aika, Trisha at Jill dahil pinapadalhan pa niya kami ng pagkain miski nung private citizen na siya. Kung paano siya bilang mabait na kapatid at matalik na kaibigan. Kung paano siya bilang boss, ayon sa mga dating katrabaho niya sa gobyerno. Mula sa kanyang gabinete hanggang sa mga kabataang naging close-in staff niya. Maging mga ordinaryong mamamayan, nagbalik tanaw sa kung paano niya iniangat sa ginhawa ang buhay ng karamihan. Kung paano niya tayo tinuruang mangarap muli. Iba-iba man ang pagkakilala natin sa kanya, hindi maipagkakaila ang katotohanan. Mabuti, mahusay at marangal siyang Pilipino. Naging tapat siya sa kanyang tungkulin bilang Pangulo. Itinuring niya tayong boss. Narinig natin ito mismo mula sa kanya. At alam natin, hindi lip service ito, kundi tunay at malalim na pilosopiya na nag-uugat sa mismong pagkatao niya. He rolled up his sleeves and went to the front lines kapag lindol o bagyo o kapag may gulo. Nakipagpuyatan siya kasama ang staff at gabinete. Walang briefer na hindi niya sinuyod dahil tayo ang boss niya. Walang wangwang dahil tayo ang boss niya. Ang pera ng taong bayan napunta sa taong bayan lamang dahil tayo ang boss niya. Never siya nagbalandra ng pangalan sa mga billboard, never nagnakaw o nagsinungaling, at nanatili siya sa tuwid na daan dahil tayo ang boss niya. He always carried himself with honor and dignity, dito man sa Pilipinas o kaharap ang ibang heads of state, dahil alam niyang his words and actions reflect who we are as a people. Tayo ang boss niya. Ngayong araw, sa pag-alala natin sa buhay ng isang Pinoy, humaharap din tayo sa mga tanong. Ano ang kaya nating gawin dito at ngayon
para ipagpatuloy ang mga nasimulan niya. Ano ang posible pa nating makamit para maabot ang mas malalaki pa nating hangarin? Tayo ang boss. So how do we prove ourselves worthy na matawag na boss ng isang taong katulad niya? Paano tayo tutugon? Ang sagot marahil ay nasa bawat isa rin sa atin. Sa pagtugon natin, nasa araw-araw natin pagdesisyon at pagkilos, kung ano ang pinipili nating ipaglaban, kung paano tayo magkawanggawa at makipag-ugnayan, kung paano natin tinutulungan ang kayang tulungan. Ang sagot natin, nasa pagpaalala sa isa't isa na walang Pilipinong kailangang humarap sa anumang laban na mag-isa. Tayong lahat bilang kolektibo, bilang isang bansang Pilipinas, ang boss ni Pinoy. Kaya ang tugon natin, nakaugat dapat sa mga pangarap na nagbibigkis sa atin. Isang mundo na mas patas, mas makatao at mas makatarungan. Kung saan lahat na sisilungan, lahat na aaruga, lahat ipinaglalaban. Ito na rin siguro yung pinakamagandang tribute na pwede nating ibigay kay Pinoy. Ang mahanap ang lakas ng loob na tumindig at pandayin ang Pilipinas na pinangarap niya para sa atin. Tayo ang boss. Tayo ang may kakayahan. Hindi tayo passive observer lang sa demokrasya, kundi may responsibilidad na makilahok. Bawat isa may sapat na liwanag para makita ang mga susunod na hakbang tungo sa mas magandang bukas. Ito ang paniniwala ni Pinoy mula pa noong umpisa. Dito tayo humuhugot ng lakas ngayon at dito rin tayo huhugot ng lakas sa mga darating pang panahon. Maraming salamat, Pinoy. Kung worth fighting for kami, mas lalo kang worth fighting for. Worth fighting for ang legacy mo. Worth fighting for ang mga prinsipyo mo. Worth fighting for ang Pilipinas na pinangarap mo. Gabay ka namin. Bukal ka ng lakas ng loob namin. Umasa ka. Hindi ka namin bibiguin.